sa balitang ito. Dahil ang Gilas Pilipinas, ang ranking natin sa FIBA ay mas tumaas pa. Maituturing daw na pinakamalakas sa national team squad ang napiling Final 12 ng Gilas Pilipinas na lalaban ngayong FIBA World Cup. Sa paglabas nga ng Final 12-man lineup ng Gilas Pilipinas, ay mas lalo pa tayong tumaas at umangat sa mga team na kasali sa FIBA World Cup 2023. Naligpasan pa nga natin dito ang China. Marami man ang nagustuhan ng final lineup ng Gilas Pilipinas ay meron pa rin mga iilan na hindi nagustuhan ito. Pero gusto kong malaman ang inyong mga opinyon patungkol dito, kaya naman ay magkomento kayo dyan sa iba pa mga chong. Babasahin natin lahat yan at pupusuan. Ito mga chong ang mga team na nalagpasan ng Gilas Pilipinas: Puerto Rico, South Sudan, number 22, number 21 ng China, at sumunod ang New Zealand mga chong. Nakakagulat dahil pang number 19 ang Pilipinas. Magugulat pa kayo sa mga sumunod na team mga chong. Hindi natin nakakalain mga chong na nandito pala lang yan. Magkakadikit-dikit lang ang mga team na nakalaban ng Gilas Pilipinas sa mga tune-up games na nga dyan ng Montenegro at sunod ang Mexico. Ang huling team na nakalaban ng Gilas Pilipinas sa mga tune-up games nito. At locals to locals nga lang ang naging labanan dito. Binuhat ni Scotty Thompson ang team ng Gilas laban sa Mexico. Sa ngayon nga mga chong, ang team ng Dominican Republic ay pa-food trip lang ng street foods ng Pilipinas. Makikita pa rin natin sa number 10 ng Dominican Republic na makakalaban ng Gilas Pilipinas sa opening ng World Cup. At pang number 7 naman ang Italy, number 1 ang USA, sinundan ng Germany, at pangatlo ang France. Magandang bakbakan talaga mga chong. Bukas ng gabi yan, alas 8 kontra sa Dominican Republic, unang-unang laban ng Gilas Pilipinas. Makakatapat natin itong si Carl Anthony Towns at ini-scouton pa nga tayo ni Towns na pinapanood naman ang laban ng Gilas Pilipinas dati kontra sa Dominican Republic. Matatandaan natin sa mga hindi nakapanood mga chong, ay tinambakan tayo dati ng Dominican Republic dahil sa kanila mga guardian na talaga nga naman napakabibilis. Athletic mga chong, talagang mga dumadakdak ang kanilang mga guards. Mas talented yung mga guys ngayon. Pero syempre, marami nga rin nagsasabi mga chong na ang team ng Gilas Pilipinas ngayon ay ang pinakamalakas na sa kasaysayan ng Gilas. Ito na siguro daw ang pinakamalakas na lalaro para sa FIBA World Cup. 12 manalaro ng Gilas Pilipinas na magwawagayway ng ating watawat sa FIBA World Cup. Sa ngayon nga mga chong ay pa-food trip lang ang team ng Dominican Republic. Tamang pictorial lang sa Gedli at pakain-kain ng mga street foods ng Pilipinas, kagaya ng mga fishball, kwek-kwek, squidball at kung ano-ano pa mga pagkain, barbecue. Meron din mga chong. Kaya nga bukas ay malaki na ang tsansa ng Gilas Pilipinas na manalo kontra dito sa Dominican Republic dahil magpuprurot na ang team ng Dominicana. Talagang matinding bakbakan to bukas mga chong kontra dito sa team ni Carl Anthony Towns ng Dominican Republic. Dahil tinalo nito ang mga malalakas na team kagaya ng Canada. Na ang Canada naman ay tinalo ang Spain na defending champion ng FIBA World Cup. Sa magandang nga rin balita mga chong, ang pagtaas ng ranking ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Nang matakot-takot naman kahit papaano itong Dominican Republic. Marami nga nagsasabi na hindi rin natin talaga kakayanin itong team ng Dominicana at ng Italy. Pero syempre sabi nga ng Gilas Pilipinas, laban Pilipinas, puso! Lalong-lalo na at nasa number 10 at number 7 ang dalawang makakalaban natin sa ating bracket. Ang liyamado nga lang tayo talaga ay dito sa Angola mga chong, kaya kapag natalo tayo ng Angola talagang naloko na. Pero syempre tiwala naman tayo sa ating mga Gilas Pilipinas players at syempre suportang tunay para sa kanila. Siya nga pala mga chong na masasabi nyo sa ating 12-man lineup ng Gilas Pilipinas. At sa mga nagsasabi na ito na raw ang pinakamalakas na squad ng Gilas sa kasaysayan. Gusto ko malaman ang inyong mga opinion patungkol dito at kung sino-sino ang mga players na para sa inyo ay pasok sa ating first 5 para panglaro kontra dito sa Dominicana. Magkomento na kayo dyan sa iba ba mga chong. Maraming salamat, babasahin natin lahat yan at pupusuan. At sa mga hindi pa rin nakakaalam ng schedule ng Gilas Pilipinas, ay alas 8 po ng gabi ang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Bukas na yan sa team ni Carl Anthony Towns. Ito ang unang laban ng Gilas Pilipinas sa opening ng FIBA. Nagaganapin yan sa Philippine Arena mga chong. At sunod nga natin makakalaban ay Angola. Dito nga sinasabi na limadong-limado tayo at kayang-kaya natin ang team na ito. Pero hindi pa rin tayo dapat magbakampante at ituring nga na threat lahat ng teams.
Sa dito mga chong, panghuli natin makakalaban ay ang team ng Italy na pinagbabalaan na nga tayo na hindi raw nila tayo sasantuhin at ituturing na hindi banta para sa kanila. Seryoso kayo talaga ang laban at talagang ilalampasa tayo kung maaari, pero babakbakan naman na yan ng Gilas Pilipinas. Talagang palag din kumpalag itong ating mga Gilas. Talagang dapat lang mga chon, talagang dapat kabahan sila dahil nasa atin si Jordan Clarkson. At kapag pumutok nga ito ay hindi rin talaga mapigilan. Kitang-kita naman yan sa NBA na kayang bumuhat ng team ito sa NBA mga chong, itong si Jordan Clarkson. Kaya naman ay magdasal na tayo na makapuntos ito ng 81 points mula ala Kobe. Kaya mga chong, support ng tunay para sa ating Gilas Pilipinas squad. Ano masasabi niyo dito? Sa kasalukuyan nga mga chong ay nagpapahinga ng ating Gilas Pilipinas squad bilang paghahanda na yan sa laban nila bukas kontra sa Dominican Republic. Dahil siguradong mapapalaban ang ating squad dito, lalong-lalo na makakatapat nila si Karl Anthony Towns. Na talaga naman mapapalaban ang ating mga bigs dito kay Karl Anthony. Kailangan pa rin namin i-emulate yung... Ang mga gwardiya nga natin mga chong ay si Kiefer Ravenna, CJ Perez, Scotty Thompson, Dwight Ramos, Renzo Bando, si Pugoy. At syempre, hindi mawawala dyan si Jordan Clarkson at ang ating mga bigs, si AJ Edu, Kai Soto, Junmar Fardo at Japet Aguilar. Sama pa natin dyan mga chong sa wing si Jamie Malonzo. Sigurado bukas mga chong ay magandang bakbakan ito kontra sa Dominican Republic, kaya ilista nyo na at mag-alarm na. Alas 8 ng gabi, mangyayari ang bakbakan ng Gilas kontra dito sa Dominican Republic. Dito na natin makikita ang napakarami mga learning experience ng ating Gilas squad at kung ano nga ba magiging resulta nito. Tiwala tayo sa Gilas Pilipinas, kaya mga chong, support ng tunay para sa ating Gilas squad. Dalawang panalo nga mga chong gusto makuha ni Coach Shot Reyes dito sa ating mga kabraket at na magtapos daw tayo ng pinakamalupit na Asian team para tayo makapasok sa Olympics next year. Malaki din ang chance sa mga chong na makakuha tayo ng dalawang panalo kontra nga yan sa mga kabraket natin, Italy, Dominican Republic at ang Angola. Pero talagang suntok sa buwan at dapat paghirapan ang ating Gilas. Sabi nga nila, bilog ang bola. Pwede natin ma-upset ang team ng Dominican kahit na napakalakas nito at pati na rin syempre ang Italia at hindi rin tayo pwede magpakampante sa team ng Angola. Sa ngayon mga chong, ito pa lamang ang pinaka-latest updates natin patungkol sa Gilas Pilipinas at sa parating na FIBA World Cup 2023. At dito pa nga gaganapin ay isa tayo sa mga host mga chong. Kayo mga chong, excited na ba kayo na mapanood na ang laban kontra sa Dominican Republic? At iwagayway ng Gilas Pilipinas ang ating bandera dito sa World Cup 2023. Tatambakan kaya tayo ng Dominican Republic o dikit lang ang magiging laban o makakalamang pa tayo o sila ang matatambakan natin? Magkomento lang kayo dyan sa ibaba mga chong, anong hula nyo patungkol dito? Magkomento lang kayo dyan sa ibaba mga chong, lahat ng yan ibabasahin natin at pupusuan yan. Bukas nga rin mga chong ay chance na ng mga Gilas fans na mabit na ang record ng pinakamaraming nanood sa isang FIBA game sa kasaysayan. Ang pinakamaraming ay 34,000 na nanood sa isang FIBA game. Samantala mga chong, ang Philippine Arena naman kung saan gaganapin ang laban ng Gilas at ng Dominican Republic ay may seating capacity ito na 55,000. Kaya hindi malabo na mabit natin yung record na yan at tayo na ang umawak sa FIBA na may... At kung anong nga ba magiging resulta nito, tiwala tayo sa Gilas Pilipinas, kaya mga chong, support ng tunay para sa ating Gilas squad. Dalawang panalo nga mga chong gusto makuha ni Coach Shot Reyes dito sa ating mga kabraket at na magtapos daw tayo ng pinakamalupit na Asian team para tayo makapasok sa Olympics next year. Malaki din ang chance sa mga chong na makakuha tayo ng dalawang panalo kontra nga yan sa mga kabraket natin, Italy, Dominican Republic at Angola. Pero talagang suntok sa buwan at dapat paghirapan ang ating Gilas. Sabi nga nila, bilog ang bola. Pwede natin ma-upset ang team ng Dominican kahit na napakalakas nito at pati na rin syempre ang Italia at hindi rin tayo pwede magpakampante sa team ng Angola. Sa ngayon mga chong, ito pa lamang ang pinaka-latest updates natin patungkol sa Gilas Pilipinas at sa parating na FIBA World Cup 2023. At dito pa nga gaganapin ay isa tayo sa mga host mga chong. Kayo mga chong, excited na ba kayo na mapanood na ang laban kontra sa Dominican Republic? At iwagayway ng Gilas Pilipinas ang ating bandera dito sa World Cup 2023. Tatambakan kaya tayo ng Dominican Republic o dikit lang ang magiging laban o makakalamang pa tayo o sila ang matatambakan natin? Magkomento lang kayo dyan sa ibaba mga chong, anong hula nyo patungkol dito? Magkomento lang kayo dyan sa ibaba mga chong, lahat ng yan ibabasahin natin at pupusuan yan.
Bukas nga rin mga chong ay chance na ng mga Gilas fans na mabit na ang record ng pinakamaraming nanood sa isang FIBA game sa kasaysayan. Ang pinakamaraming ay 34,000 na nanood sa isang FIBA game. Samantala mga chong, ang Philippine Arena naman kung saan gaganapin ang laban ng Gilas at ng Dominican Republic ay may seating capacity ito na 55,000. Kaya hindi malabo na mabit natin yung record na yan at tayo na ang humawak sa FIBA na may pinakamaraming nanood sa isang game mga chong. Kaya naman kung matalo tayo sa ating mga kabraket at hindi tayo maka-advance sa second round, eh pwede naman natin itong makuha itong record na ito para pampalubag loob ba? Kaya mga chong, punta na. Ano masasabi niyo sa video natin yan? Like and subscribe for more videos. Maraming salamat.